Sa tatlong anak ko po, yung dalawa sexually abused ng mismong pamilya nila. Hindi ko po lubos naisip yun. Dahil nasa mentalidad kasi natin ng paglalaki, safe na. Sino nag-abuse? Ang mismong asawa ko, si Milko Cristupa Sumugat, Francisco Gordon Sumugat, father-in-law ko yan, sister-in-law, Faith Sumugat Hamito. Anong ginawa? Minumulest dyan nila po mula 3 years old po. Minamasturbate nila at... Huh? Sugat. Hapon po, Mr. Chair, sa mga lahat ng nandito. Nag-eco, tagala. Nag-out na yan. Nag-out ka na, di ba? Opo. Okay, sige. Tapos na po. Please continue, ma'am. Continue. Magandang hapon, Honorable Chair, at sa lahat mga nandito ngayon. Ako po si Kimberlaine Parong Sumugat, isang DepEd teacher po. May tatlong akong anak na lalaki, puro lalaki po, edad 10, siyam, 1 taon, sa kasalukuyan. Puro po minor di edad. Nandito po ako kasama ang aking kapatid. Kung ipapahintulot nyo po, pwede ko pong paupuin detail dahil sino yun? Connected po ang ano kaso pangalan? Namin. Kirk Dustin Parong. Ah, okay, sige. Marami please. Pong salamat. Thank you. Bigyan ninyo yung camera, bigyan ninyo ng microphone, lapitan yung microphone. Sige, continue please. Nais ko pong ipaabot ang mga karanasan namin na masasabi na talaga namin na isang katiwalian sa mga ahensya na nilapitan namin sa aming mga problema. Particular po sa Bayawan City. At kung bakit posibleng nangyari ang lahat ng ito. Ano kaya ang naging impluensya? Naranasan po lahat namin first hand. Number one, masasabi kong kayang magmanipulate ng mga pulis na maglagay ng armas kung sino yung nanaisin nilang lagyan. Bakit? Nag-approach po si Carlel Sid Katailo Pukong, asawa ng pulis, noong panahon na may away alitan kaming mag-asawa, malaking gulo na sana kung nanaisin ko as revenge, tamnan ng baril ang asawa ko para madakip, para pansamantalang makulong ito pero makakalabas naman. Para lang daw magtanda. Hindi po ako pumayag, Mr. Chair, dahil alam kong hindi yun ang solusyon ng problema. Naitanong ko po tuloy, Mr. Chair, ganito na ba kadali i-manipulate ang mga pulis ang kanilang otoridad laban kahit kanino? Number two, hindi po tumutulong sa amin, mafe-feel po namin ang DSWD at PNP Bayawan City sa tunay na naaapi. Mr. Chair, kinapalan ko na talaga kahapon yung mukha ko. Nagbigay ako, siguro nagbigay ng committee sa inyo yung files ng mga anak ko, kung ano yung nangyayari sa kanila, yung psychological evaluation at yung blotter. Sana nabasa nyo po. Sa tatlong anak ko po, yung dalawa sexually abused ng mismong pamilya nila. Hindi ko po lubos naisip yun. Dahil nasa mentalidad kasi natin ng paglalaki, safe na. Sino nag-abuse? Ang mismong asawa ko, si Milko Cristupa Sumugat, Francisco Gordon Sumugat,
Father-in-law ko yan. Sister-in-law. Faith. Sumugat Hamito. Anong ginawa? Minumolestyan niyo nila po. Mula 3 years old po. Minamasturbate nila. At parang pinapaniwala nilang yung bata na tinutulungan lang nila para madaling matuli. Pero madaling matuli? Lalaki yung anak mo? Lalaki yung anak ko. Sino yung nagmumulestya? Ama. Ama mo? Ama? Lolo at tita. May psychological evaluation po ako dito. As results po sa professional na investigation, pedophile po sila. Pedophile? Opo. May pagnanasa sa 13 below ng mga bata. So ngayon? Ang nangyari po, yung ama po kasi, medyo sensitibo po, pero ilalahad ko na talaga. Okay. Yung ama, hindi, for almost 11 years naming pagsasama, mas mo prefer siya, mas prefer niya na tumabi sa mga bata. At ang rason niya, dahil kapag lalaki ang mga bata, hindi na siya makakatabi. Hindi reasonable yon, pero tinanggap ko dahil parang pinapaniwala ko rin ang sarili ko na mahal talaga niya ang kanyang anak. Ang nangyari po, tuwing natutulog sila, hindi po siya nakakatulog ng hindi nagtatouch ng private part niya. At yung isang kamay, nagtatouch din ng private part ng anak ko. Minsan pa nga, sa DSWD mismo, nag-reveal yung anak ko na record ni Ma'am Evangeline Cabual. Pero ilang beses pa kami, pumunta kami doon ng 10 a.m. Sinabi nila na, sinabi ni Ma'am Evangeline Cabual na pababalikin kami ng 2. Dahil, wala siya, nasa may hearing siya. Nag-advise pa siya na huwag kasuhan. Dahil pamilya lang. Kaya nasabi ko, Mr. Chair, wala pa silang anak? Wala pa silang pamilya? Sabi pa niya, sa Sabado niya kami i-interview, yung mga bata sa Sabado niya i-interview at hindi yun official time. At yung last suggestion niya, i-close door sa barangay para hindi mapahiya yung pamilya sumugat. At pagkatapos nun, nanghingi talaga kami, pugos nga, mamaluwi ka, ma'am. Kailangan pa bang magpakaawa kami para i-interview yung mga bata? Nasaan ang karapatan ng mga bata ngayon? At pagkatapos nun, sino ito? Sino itong tao ito? Ma'am Evangeline Cabual, ang DSW, the social worker po. Sa Bayawan City. Bayawan. At ang nangyari po, nag-record sila dahil hindi niya makukuha lahat ng masasabihin ng bata. Yun ang sinabi ng bata na, ma, sa Cebuano po, kutong mutapad ko ni mo kay sakit ka ayun na ako ah. Masakit po paulit-ulit na sabihin yung mga karanasan pero kailangan. Para makamit ko ang hustisya, marami na akong pinagdaanan, marami ako. Ito bang mga pinagsasabi mo ngayon dito, nakarating na ito kay yung DSWD? Sinabi mo lahat ito? Sinabi ko at nung panahon na sinabi ko, naka-transcribe ba sila, binila, wala sila, hindi nila alam. Nanghingi ako ng dokumento, hindi sila makapagbigay. Pupunta lang daw sila sa court. At sa Blatter po, 3 beses kami pumunta sa PNP. Tsaka pa na Blatter. Unang rason, walang Blatter book. Pero nung una, sa police station. Walang Blatter book, dinala sa seminar. Yung una po, nakumpara ko kasi yung marital conflict pa namin, yung hindi pa nag-reveal yung bata, na ginanon siya ng pamilya niya mismo, madali silang nag-Blatter dahil hindi nila alam kung sino yung na-complain namin. Pero nang malaman nila... How old ang bata? Sa ngayon po, 9 and 10, pero sinimulan sila pagmulis siya, 3 years old po. At ang masakit po, tinanggap ng lipunan na normal lang yun. Kaya ayaw normal, po nangyari na... Normal, nagreklamo na ngayong bata. Yung gagawa ng ganun kung hindi makorek. At ang nangyari po, una, walang Blatter book, dinala ni Sheila Lupina Floreda sa seminar.
Pangalawa, exhausted siya pagkatapos ng interview kaya hindi niya mablatter. Nagreklamo kami pagdating namin sa May 4, kung tama ako, kasi may timeline ako, lahat ng malakad ko ay sinusulat ko. Bakit? Ganun na lang. This kasi po, at saka PNP, ano? Kasi po, ganito bang nangyari? Ang HDG Bugay, ang may-ari niya noon ay pamilya ng asawa ko. Ang ano lupa, ang lupa na tinitirika na ngayon ng HDG Sugar Mill ay pamilya ng asawa ko. So okay, may impluwensya sila, may close na relasyon sila sa mga Teves. So posible hindi mawawaglit sa aking isipan na ginamit nila ang impluwensyang 'yon para matakpan ang kanilang pagkakasala. Dahil parang pinaglalaruan kami. Pinupuntahan kami, walang protection na nangyari. Binubuli kami ng mga pulis. Nandyan si Sir Kim. Nanghingi siya mismo ng tawad sa amin dahil may iba pa silang parang may distraction kasi nangyayari para hindi namin ma-push through yung kaso ng mga bata. Sir Kim, sino Sir Kim dyan? Nilabas nila yung mug shot. Sa second na lang namin sa siya na mag-present, sir, dahil siya yung mag-present ng kaso na connected din sa ginawa ng mga tauhan ni Mr. Kim, kung pwede po. Ipapresent ko muna lahat-lahat ng nangyari. Okay, marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you. Sorry po, naging emotional ako. No, relax. At ang nangyari po, no problema. Nagreklamo po kami, nakiusap kami kay Mr. Kim, naghanap kami ng connection, nakonektado kay Mr. Kim, Sir Kim. Kaya pagpunta namin doon, pinutol ni Ma'am Pina Floreda yung usapan namin ng hepe. Pagkatapos, na-present na niya, meron na siyang bladder. So, kailangan pa talagang magreklamo ako. Kailangan pa talagang pumunta ako kay kay Sir Kim. Bakit na bladder na wala kami? Sige. Sinabi niya, no, last na sinabi niya, hindi niya alam kung kailan mablatter dahil crucial ang sitwasyon. At sino nagsabi? Si Ma'am Sheila Lupina Floreda. Siya yung DSWD? No, sa PNP po. Sa PNP? Palagi po siya kami, yung child... Women's desk siguro. Child yun. And Women's desk? Opo. Women and Children desk? Opo. WCD? Opo. Kaya, pagkatapos nun, may una, may abalita kami nalaman na pupunta ang pulis. Kaya, natumawag kaagad ako kay Sir Kim. Pero sinabi niya, walang pulis na pupunta doon. So, kalmado kami. Pero, kinalaunan, pagkahapon, may pulis na naman. Ang reason nila nung nagkausap na kami sa opisina ni Mayor na yung nag-middle sa amin ay si Ma'am Shilo, sabi ng pulis siya, at yung si Cesar Dikdikan, isa yan yung sinireklamo namin. Sabi nila na nag-distribute sila ng flyers. Ang tanong ko, kung mag-distribute ba kayo ng flyers, syempre, masisihan kayo kung maraming tao dahil maraming makakaalam kung ano yung programang ilulunsad ninyo. Pero bakit sa tindahan lang namin kayo nagbigay, doon lang kayo nagvideo pagkatapos umalis? Pagkatapos niyan, sa atapat namin ng tindahan namin, may pulis siya, walang tindahan ng kape, yung mismong nagkaso sa amin for distraction, linagyan ng mesa to mention Amansha Kurutan Banggirin at Genesis Ando po yung isang parang siya yung mag-e-explain kung ano yung connection nito sa kaso. Pagkatapos po, nilagyan ng mesa sa harapan, doon nangangape yung mga pulis at pinipicturan kami. So, ganun na patalaga ang paraan ng pagbibigay ng proteksyon. At last, pinuntahan ako ni Ma'am Sheila Lupina Floreda kasama yung DSWD staff at mga pulis sa mismong pinagtuturuan ko, sa mismong paaralan ko, nagdala sila ng affidavit of non-interest. Kung ang rason nila ay yun yung kinakailangan ng camp krame,
pwede ko yung tanggapin kung yan talaga ang totoong rason. Pero bakit pati yung hindi ko na i-file na case na psychological at financial abuse, bakit pati yun kasali sa affidavit of non-interest? Sino nagdala sa'yo, nagbigay sa'yo? Si Ma'am Sheila Lo Piña Florida. Saan ito si Piña Florida? Mr. Chef, may I... Andyan ba? Nasa, no po ata nasa, Mr. Chair. No po. Yeah, you have the floor. Good afternoon, Mr. Chair. Madam. Mag-swear ka na, di ba? Di pa? Last, ano sir? Last time? Last time. Okay, continue. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Anyway, Mr. Chair, kilala ko po si Ma'am Kimberly. Kasi...